Alam nyo, hindi ko na kailangang ulitin pa na ngayon sa panahon ng mga fake news, marami ang natatanga at natatangay. Okay, mahalaga po ang magkamit ng kakayahang kumilatis, kumilala ng mga bagay-bagay. Sa panahon natin, palasak ang mga peke. Pekeng Rolex, pekeng Nike, pekeng bigas na plastic pala, fake news, at kung ano-ano pang palsong mga produktong nagpapanggap na orihinal, ngunit gawa lang naman pala sa China. Sa dami ng mga kadayaang gawa ng mga negosyante, kung minsan napakahirap mamili kahit ng pagkain. Mahirap malaman kung ang mga pusit na galing China ay tunay na sariwa o nabuhusan ng formaldehyde o ano-ano pang mga kemikal. Mahirap makilala sa mga pulpul na politiko ang tunay na nagsasabi ng katotohanan o nang bobola lamang. Tingnan niyo ang mga fake news sites. Sandamakmak. Kailangan natin ng tunay na karunungan upang mabatid kung alin ang tama, alin ang palso, alin ang peke at alin ang palpak. Sa araw na ito, makalangit na karunungan ang kinikintal sa atin ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin ang isang himig para sa karunungang makalangit, heavenly wisdom, karunungang maningning at di kumukupas. Alam lahat nating lahat na ang peke, ang tubog lamang sa ginto o sa pilak, ay hindi nananatiling makintab. Hindi naglalaon, ito'y kumukupas, naglalaho ang kinang at napupuno ng pekas. Ito rin ang nagaganap ko ang hanay ng ating pagpapahalagay na babaluktot kapag ang mga pinahahalagahan natin ay katumbas ng puwit lamang ng baso o peking tanso o walang iba kundi plastic o rokan ang tawag ng mga bata, kapag ang tinatampok natin o ginagawang Diyos-Diyosan ay dapat pangalawa lamang o pangatlo liban sa tunay na Diyos. Malinaw ang paalaala sa atin ng tugon matapos ang unang pagbasa, "Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang." Pero napakadali sa atin ang mabulagan dahil sa mababaw na pagtingin natin. Sa biglang tingin, ang paghihirap ay isang parang sumpa. Sa biglang wari, ang kamatayan ay ang kasukdulan ng kawalang kahulugan. Sa biglang tingin natin, pagkatalo ang maghapi ng sakit o ng anumang uri ng kahirapan at ng kamatayan. Tunay na pagkilatis, bunsod ng makalangit na karunungan ang kailangan natin. Ito ang pagkilatis na turo ngayon ni San Pablo. Sa mata ng pananampalatayaan niya, binigyang kahulugan ni Pablo ang kamatayan. Batay sa kahulugan ng kamatayan mismo ng Panginoon, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ngunit, dapat nating aminin na mahirap makita ang lahat ng ito. Mahirap makita bilang isang pagpapala ang kahirapan, ang pagdurusa, lalo na't alam natin na nagdurusa ay taong inosente at walang kamuang-muang sa magaganap o nagaganap. Tulad ng mga sanggol na dahil sa kasalanan at kapabayaan ng kanilang mga magulang ay nagdaranas ng sari-saring kapaitan sa buhay. Mahirap makita ang diamanteng nagkukubli sa kapaitang ito. Mahirap makita ang pagpapalang nagtatago sa likod ng pagdurusa. Ngunit, napakadaling mapagkamalian ang puwit ng baso at makita ito bilang isang mamahaling kristal. Madaling mapagkamalian ang bagay na material at hindi nagtatagal bilang kasukdulan ng kayamanan at walang hanggang kaligayahan. Madaling gawing Diyos ang sa mulat-mula pa'y isang payaso o anino lamang ng tunay na Diyos na buhay. Madaling mabulag dahil sa makikintab at makikinang na peking tanso o palsong ginto, tubog lamang sa manipis at mababaw na kagandahan. 10 dalaga ang naatangan upang magbantay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ang 5 ay nasihan na sa puwit ng baso o palsong ginto. Nasihan na sila sa isang ilawang walang pampuno ng langis sa sandaling magkulang. Nabulag na sila sa ilaw na hatid ng kanilang ilawang napakadali palang maubusan ng langis. Ang 5 ay may angking karunungan
nagsikap, nagpaanyo, naghanda. Hindi nasiyahan at lalong hindi nabulagan sa lumalagablab na apoy ng kanilang mga sulo. Naghanap ng paraan at naghanda sa sandaling maubusan. Naghirap ng kaunti sa pagdadala ng ekstrang langis. Inisip ang kahihinatna ng kanilang ginagawa. Nakita ang maaaring maganap. Nakita ang maaaring mangyari. Malayo ang kanilang tingin at hindi nasiyahan sa kinang ng peking ginto ngayon at dito. May angkin silang tunay na karunungan at ito ang malaking kaibahan sa pagitan ng limang bobo at limang marunong. Bobo tayo kung hindi natin makita ang tunay na siya nating hinahanap. Bobo tayo kung tayo manatili lamang sa kung ano ang sinisinta, kung ano ang ginugusto at hindi ang siyang tunay nating panagimpan at pangarap ng puso. Ang ginugusto at sinisinta kalimitan ay tulad lamang ng puwit ng baso, mababaw, pahapyaw, madalian, walang kwenta. Natumbok ng salmista ang tunay nating panagimpan, ang tunay nating inaasam, at siyang makapagbibigay katuparan sa kaibuturan ng pagkatao natin, walang iba kundi ang Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. At ito po ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso na nagsasabing salamat po at pagpalain kayo ng Poong May Kapal.